So, what's up guys? Welcome back again sa ating Lyzlap Gaming Vlog. So, bagong araw, bagong video naman tayo guys. Gaming vlog tayo ngayon at eto guys, maglalaro tayo ng Arena Breakout. Ang Arena Breakout ay kaka-launch lang globally last month. So, super intense ang laro nito guys. Kung nakakalaro na kayo ng ibang FPS game like COD, PUBG, other survival game, eto guys, ibahin nyo to guys dahil super ganda ng graphics, super realistic, totoong totoo, parang ikaw talaga yung nakikipagdigma dito guys. Isa siyang mission na extraction game guys, kung saan you can shoot, you can loot, and extract. So yun lang talagang mission mo dito lagi guys, shoot, loot, extract. Meron din mga ibang mission na may gagawin kang mga contractors o kontrata na gawa ng mga mission na ini-assign sa iyo ng mga contractor. So sa tingin ko guys, ito ang pinaka mahirap na laro pero nakaka-intense at nakaka-enjoy laruin, kasi the more kang namamatay dito guys, the more kang matututo sa mga kamalian mo, the more kang eager na manalo. So gusto mong maka-extract ng makompleto mo ang iyong mission dito guys. So kaya guys, eto ngayon guys, sa video na to guys, makinig kayo mabuti para bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano makasurvive ng mas matagal dito sa larong ito. Dahil yes guys, naranasan ko dito guys, paglabas ko pa lang sa mapa, patay na agad ako. Dahil meron mga tinatawag na camper o mga sniper dyan guys. Lalong-lalo na sa map na Bali, super legit mga snipers dyan guys. Kaya mag-ingat ka talaga dyan guys. Kaya guys, etong tip na sasabihin ko sa inyo, makinig kayo at panoorin ng maigi itong video na to. So, ang unang-unang gawin natin guys, dito guys, sa larong ito guys, dapat manatili tayong mobile o dapat malikot ka guys. Kumbaga, yung parang tipong nahihirapan sa'yo yung kalaban mo, nahihirapan silang mag-aim sa'yo at patayin ka. Dapat malikot ka, ang patuloy ng paggalaw. Yan ang susi ng panatiling buhay sa Arena Breakout. Ang pagtayo pa rin sa ginagawa kang madaling target ng mga kalaban, kung tumatayo ka lang ng natahili sa isang lugar, napaka-easy mong patayin dyan. Ang easy-easy mo lang ratratin. Naranasan kang guys, meron guys tumatalon, nag-i-slide. Kaya gayahin natin yung mga ginagawa nila. Patuloy na gumalaw, mag-strapping, at gumamit ng takip. Kung ibig sabihin guys, gamitin natin yung pader o kung ano makita natin na makapagtakip sa ating sarili para mas mahirapan ang mga kaaway natin sa atin. Yan. Eto, alamin ang mapa. Maging familiar sa layout ng arena. Kaya alamin ang mga lokasyon ng mga pangunahing pagkukunan tulad ng mga armas, health pack, at power up. Ang pag-alam ng mapa ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa pag-navigate at pagplano ng iyong mga galaw. Kaya gumamit ng tamang armor, ng matinong armas, gamitin ang kapaligiran para sa iyong kalamangan sa pamagitan ng pagtatakip sa likod ng mga pader, crates, o anumang iba pang magagamit na struktura para magbigay ito ng protection at magbigay sa iyo ng oras para planuhin ang iyong susunod na hakbang. Mag-ingat sa nasirang takip o nasirang gamit. Hindi na aangkop ang pagmatagalang protection nito. Kaya kung meron ka mga sirang armor, kailangan bago ka sumabak sa gera o pumasok sa mission, kailangan na pa-repair mo na to sa ating mga contractor. Kaya madiskarteng pumili ng loadout tulad ng mga baril. At number one guys, kahit yung mumurahing baril lang guys ang bilhin nyo, pero bilhin nyo yung pinakamasakit na bala o level 3 at least na bala, para isa o tatlong bala lang patay na sila at tatagos talaga sa armor nila. Bago ang bawat laban, mag-ingat at piliin ang iyong loadout talaga guys. Ang iba't ibang mga armas at kagamitan ay may iba't ibang lakas at kahinaan. Kaya isang alang-alang ang iyong playstyle at ang layout
nang makapag pumili sa iyo ng loadout. Mag-eksperimento sa iba't ibang kombinasyon upang mahanap kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, guys. Nan. So, isa pa sa pinaka-importante, guys, yung communication. Ang communication ng koponan talaga, guys, sobra. Teamwork talaga, guys. Kaya makipag-coordinate talaga lagi sa ka-team mo. Kung ang Arena Breakout ay magbibigay daan para sa paglalaro ng koponan, ang communication ng iyong mga kasamahan sa koponan ay mahalaga talaga. Kaya mag-coordinate ng mga diskarte, magbahagi ng mga lokasyon ng kaaway, at magtulungan upang malagpasan at talunin ang mga kalaban. At ito ang pinakamagandang malaking chance na manalo kayo dito at maka-extract lahat ng kompleto. Gamitin ng voice chat lagi, guys, o sa in-game ng mga tools like communication, guys. Kung nakita nyo na ba yung kalaban, kung napatay nyo na ba ang kalaban, lagi nyo gamitin ito, guys, para aware din yung mga kasama natin o mga squad natin upang manatiling konektado sa isa't isa. Manatiling aware sa kapaligiran din. Kaya mag-ingat. Hindi basta sugod lang ng sugod. Maging matalino. Dapat sumunod sa plano ng team. Or sa kung ano man yung plano mo, isasabihin mo sa iyong kasquad o kukupunan para alam nila anong gagawin. Manatili ang sitwasyon sa lahat ng oras. Pagmasdan ang minimap o radar upang masubaybayan ang mga posisyon ng kaaway. Makinig ng mga yapak o iba pang audio cue na nagpapahiwatig ng mga kalapit na kaaway. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa iyong kapaligiran ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa pagtugon sa banta. Panoorin ang iyong kalusugan, ang iyong armor, ang iyong ammo. Dapat alam mo kung ilang percent lang ang ammo mo para hindi ka ratrat lang ng ratrat. Budgetin mo talaga lagi yung bala mo. Yung mga medkits, bigyan pansin ng iyong kalusugan at antas ng balutin. Mangolekta ng mga health pack o maghanap ng mga lugar na nagpapagaling sa iyo para mapuna muli ang iyong kalusugan. Katulad nito, unahin ang pagkuha ng armor o ng kalasag upang mapataas ang iyong survivability. Ang epektibo na mamahala ng mga mapagkukunang ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong mahabang buhay. Master movement technique. Dapat matutunan ng mga advanced na diskarte sa paggalaw, gaya ng strapping, bunny hopping, or crowd slide kung available sa laro. Ang pagmaster ng mga diskarteng ito ay gagawin kang mas mahirap na target ng mga at matamaan at magbibigay daan sa iyong makaiwas sa putok ng kaaway ng mas epektibo. Play mindfully. Manatiling nakatutok at iwasan magmadali sa mga mapanganib na sitwasyon ng pabigla-bigla. Suriin ang bawat pagtatagpo. Gumawa ng mga kalkuladong desisyon at piliin ang iyong mga laban na matatalino. Ang pasensya talaga at diskarte ay kadalasang nagbubunga ng higit pa sa walang kabuluhang pagsalakay. Kaya mag-practice. Mag-practice muna sa covered ops para hindi sayang yung pagbili nyo ng armor at weapon. Dahil sa covered ops, guys, mas maganda makapag-practice doon dahil hindi ka na kailangang bumili, hindi ka pa mapagastos, at mas mabilis mo mapamilyar lahat ng mapa. Kapag mas naglalaro ka ng Arena Breakout, mas magiging mas mahusay ka. Manglaang ng oras upang isagawa ang iyong layunin. Paggalaw at pagkalahatang gameplay. Suriin ang iyong mga pagkakamali, kaya matuto mula sa mga ito at patuloy sa pagbutihin ang iyong mga kasanayan. Tandaan, ang pag-survive sa Arena Breakout ay nangangailangan ng kombinasyon ng kasanayan, diskarte at kakayahang umangkop sa pagsasanay at tamang pag-isip. Maaari mong dagdagan ang iyong mga pagkakataong magtagumpay. Kaya, guys, good luck sa inyo lahat.